Ayan. Ngayon, gagawa tayo ng chicharon. So, etong baboy, malinis na po siya. At hiniwa ko ng ganitong kahaba. Ganitong kalalaki. Ayan, ito ready for, ano na to, salang. Papakuluan ko lang po siya. Sa rice cooker ko siya ginawa. At nilagyan ko ng bawang, sibuyas, hiniwa ko lang siya. At itong whole peppercorn, at ano, bay leaf, dried bay leaf. Tapos, lalagyan ko siya ng asin. Tansyahin lang po, kasi nung nakaraan gumawa ko, dami kong nilagay na asin, tapos ang alat. Tapos wala pa yung balat. Kaya ang basta, hindi siya successful. Kaya, ayan, gumawa ako ngayon. Ito, may ano siya, ayan, may balat. Tapos makapal, medyo tama-tama lang naman din yung ano, taba, hindi naman masyado makapal. So, ayan. So, ayan yung mga nilagay ko, bawang, sibuyas, peppercorn, asin. Tapos, lagyan ko siya ng water. Yung water ay parang ano lang. Hindi ano lang, pantay lang siya sa karne. So, ayan. Papakuluan ko lang siya ng mga ilang minuto. Hindi naman sobrang lambot. Ayan. So, ayan. Ready for salang na po siya. Ayan. After 40 minutes na nakasalang sa rice cooker, ito na po yung itsura ng ating balat ng baboy. So, ano siya? Hindi siya sobrang, ano, lambot. Sakto lang siya. Bango-bango po. Bango kasi may mga, ano, diba? May mga nakalagay na mga avocados. So, ngayon, tatanggalin na natin siya sa rice cooker. At papatulo natin siya. Tapos, hihiwain natin siya kung gaano, hiwain natin siya according to gaano kalalaki na gusto ninyo. So, ayan. Okay, ito na ano balat kasi medyo may ano pa siya. May mga laman-laman. Ayan, papatuloy natin. Lagay natin dyan para tumulog. Papatuloy natin siya hanggang sa mag-dry na yan. Tapos, hiwain. And then, ilalagay natin sa oven. Ayan. Ilalagay natin sa oven. Kung wala naman oven, pwede naman siya paanuhin lang ng, ano, i-air dry pa rin yun. Pero meron naman din gumagawa na iba na ipiprito na siya. Pero mga ilang prito din ang ginagawa nila. Pero tingnan na lang natin itong ating anong mayayari. Basta itong sa akin, i-oven ko siya. Okay. Masarap na itong ano, itong broth niya. Pwede siyang i-set aside nyo lang. Tapos magagamit nyo pa sa iba ninyong mga recipe na mga nailangan ng broth, pork broth. So siguro itatabi ko muna ito kasi baka magluluto tayo ng, pag nagluto tayo ng adobo or ganyan, ibang mga, iba pang mga patahe, pansit, pwede natin yan gawin sabaw. Yan, malasa po yan kasi nilagyan ko yung mga ricados at iba pang mga pampalasa. So, yan muna, ipapakita ko mamaya pag nag-cut na tayo. Ito na po yung kanina na ano, pork natin. So, ngayon, ganito na po siya. Kinat ko po siya into strips na ganito po. Tapos, pinatuyo ko muna siya sa clip. Tapos ngayon, ilalagay natin siya dito sa, ano, ilalagay po natin siya dito. Tapos,
ilalagay natin sa oven. I-oven po natin. Yan. Nanigas po siya kasi malamig po ngayon dito. Kaya, yan. Nagdikit-dikit. Ilalagay po natin dyan. Tapos, ilalagay ko po yun siya sa oven. Ganito dito sa ano. Ganito yung nakikita lang namin sa makro. Eh, malamatang. Makapal po yung balat. Ay, balat. Makapal po yung tabo. Sana okay siya. Sana magiging okay yung kalalabasan nito. Kasi nung ano. Bali, pangalawang beses ko na po ito ngayon na mag-try ng chicharon. Hindi po ako nag-give up. Kasi nung una na nabili namin, ano lang siya, pork fat. Wala po siyang ano, wala pong, siguro pwede na yung ganyan. Wala siyang, walang skin ba? Yung parang ano lang siya, parang ito lang puti. Yung pork fat talaga siya, kaya yun, hindi siya naging successful. Pero, naano pa rin namin, nakain pa rin namin. Ginawa namin pansahog kapag nagugulay kami, ganyan. Okay naman, kaso lang, ang ano nun, ang nangyari din dun, nasobrahan ko ng asin, kaya, ang alat. Pero, naubos pa rin namin. At, ang dami namin mantika nung time na yun, kasi nga, ano siya, pork fat siya. Kaya, yun, daming oil. Libre kami sa oil that time. Tapos, may pang ano pa kami. May oil, tsaka pansahog kapag nagluluto kami ng gulay. Or, ayan. As in, ang dami talaga naming oil nun. Kaya nga, hindi nga kami pumipili ng mantika that yung time na yun eh. Kasi ang dami na talaga. Kaya ngayon, makapal pa rin yung ano niya. Makapal pa rin yung fat. Pero sana ano, sana maging crisp. Mag-crisp naman siya kasi may ano yun, may siguro next time kung hindi man siya maging okay, siguro next time dapat tanggalan na ng fat kasi ang kapal nga talaga ng fat nito eh. Iwan ko lang kung malalaki din yung pagkakaiba ko pero try po natin. Kung magiging okay to or hindi, dun sa mga nakikita ko sa iba na kumagawa nito. Ano, manipis lang siya. Siguro next time, kung hindi man ito maging successful ngayon, next time, gagawa pa rin ako. Pero, siguro tatanggalin ko na yung ibang taba. Kasi nga, ito makapal talaga. Kaya, yun. Sana try lang po natin kasi there's no harm in trying naman, diba? Tsaka pag may gusto kang ano, matutunan, dapat ano, di ka susuko. Gawin mo talaga yan. So, ito, ilalagay natin siya sa oven. So, ito na, ilalagay na natin siya sa oven. Tingnan lang natin siya maya-maya. So, ating oven ay nasa 150. At, after an hour, ito na yung tsura ng ano natin.
dami ng mantika. Mabas yung mga mantika niya. Pero, yung manipis na yung ano, yung tamba. Yan, kukunin ko lang yung ano niya, oil. Tapos, tutuloy ko lang po. Ika-try ko po ng, ano, oven at ano, another 1 hour ulit. Tapos, papakita ko sa inyo paano mag-tutuloy after an hour. Ano na ba siya? Titigas na ba siya? So, ayan, natanggal ko na yung mga natanggal ko na yung mantika. Ay. So, ito na yung itsura niya, oh, after 1 hour. Tapos, tinanggal ko na yung mantika. Then, subukan natin na i-oven ulit for another hour. Tingnan natin kung ano nang magiging itsura. Pero, umano na talaga siya, in fairness. Manipis na yung ano niya, manipis na yung taba niya. Sige, try natin. Another isang oras. Tignan natin kung ano nangyayari. Sige, tignan natin siya ulit after an hour. Ano yung itsura niya after 1 hour? Ano pa rin, pero parang ano na siya, parang lechon. Ayan, dyan lang po muna yan, palamigin natin. Tapos mamaya, kita try natin siyang iprito. So yan, babalikan po natin siya mamaya pag lumamig na siya. Ah, pag lumamig pala to, lalagay ko sa ref. Tapos yun, tingnan natin kung ano. Ready to fry na yan. Pero mas masarap daw pag ilagay sa ano eh. Sa wrap. Kasi hindi pa naman din magluluto ngayon eh. Pero alam ko crispy na yung balat niyan. Parang lechon na nga eh. Ayan. So, yun lang. Balikan po natin yan. Mamaya. Pag nagluto na po tayo. Laki kasi yung pagkakahiwa ko. Next time, magagawa tayo. Inupisan lang natin para pag-rito.
madali lang siya. Tulad ni, malalaki talaga itong iwa ko. Ito na po yung ating kinalabasan ng ating chicharon. Yan, pumuputok. Ouch! Hulo. Pumuputok-putok po siya. Kagabi nagprito na ako ng mga half siguro nito kasi nilagay namin sa munggo. Yan. Hindi ko pa matikman kasi ano, init. Pero promise ano po yun. Ito. Ano po yun? Crisp. Okay. Malalaki lang talaga yung pagkaka-slice ko. Yay! Hindi siya nag-curl masyado. Kasi nga, makapal yung ano niya. May laman. Tapos makapal yung paka. Pero kung ano lang talaga yun, skin tsaka manipis na ano. So yun, sana ay subukan din po ninyo sa inyong tahanan itong chachal. Yan lang, bye! See you in my next vlog. At kung bago kayo dito sa akin channel, sana ano po, please don't hesitate to click the subscribe button, subscribe button and bell all kung gusto niyo pong maging updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. So yun lang para sa ano, sa ingredients, sila naman ingredients, yun lang din. So yun po yun, sana nagustuhan po ninyo itong ating recipe na chicharon. Madali lang siyang gawin. Sana itry niyo po sa inyong tahanan para ma-enjoy ng inyong buong pamilya. So yun lamang po. Goodbye everyone. Thanks for watching. See you in my next vlog. Bye-bye.